Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo mula sa iba't ibang kasulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 789 ng Ride On Ministry. Araw po ng Thursday, Webes, May 11 at May 12, 2022. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Mapagmahal at mahabaging Diyos Ama, hayaan po ninyo na kami po ay magsilapit sa inyo sa pagkakataon na ito kaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Punuin mo kami, Panginoon, ng kapanatagan, ng kagalakan, pag-ibig na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Maging ang kasapatan ng pagkaunawa sa bawat tatalakayin namin. Kami po, Panginoon, ay kasihan at pangunahan ng iyong diwang banal. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng maayos ang kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay mo. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa atin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya at kalakasan, bawat araw man, siya'y aking gabay. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert I will see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay mo. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa atin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya at kalakasan, bawat araw man, siya'y aking gabay. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in
the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain. He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen sa Panginoon at tunay nga naman na Siya ang kaparaanan, Siya yung tunay na daan, katotohanan at buhay na Siyang mapanghawakan natin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Ngayon ay tayo po ay tumungo sa ating napakahalaga na pag-uusapan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan ay masumpungan po natin sa Isaiah chapter 60 verse 22. Yes. Verse 22. Well, ang chapter 60 ay binubuo ng 22 verses, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Na ganito po ang pagkakasabi mula sa iba't ibang salin, mga karaydon sa Panginoon, at mula sa magandang balita Biblia. Maliit mang lipi iyang inyong angkay, magiging dakila, gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkatakong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. In the King James Version, ganito po ang pagkakasabi naman. A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. At meron pang isang version na ganito ang pagkakasabi, when the right, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng nag-iisang verse na ito. Well, itong passage na ito from verse 1 to 22, my dear friends in the Lord, it has to do with the dawn of Zion's glory. Yes. Bahagi ito sa tinalakay ng propeta Isaiah, mga kapatid, sa ating Panginoon. Patungkol sa ang magiging kadakilaan ng Jerusalem. E sana nga. Yan din ay siyang makapangyayari sa bansa natin na Pilipinas na katatapos po ng election. Bagaman na hindi pa natatapos ang bilangan, proclamation at iba pa na kung saan ay kahandaan, lalo na sa pagsasalin ng panibagong administration na darating. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ngayon itong just a glimpse, mga kapatid sa Panginoon, about the book of Isaiah.
Hindi naman natin mapipicture ang lahat ng background nito, yung mga purposes nito, yung pinakasorbe nito at gayon din ng mga mahalagang mga items na ipinaparating nito. But some glimpses, mga kapatid, sa Panginoon, ang pinaka-author nitong aklat ng Isaiah ay mismo si Propeta Isaiah. Mga kapatid sa ating Panginoon, ayon sa ating nasaliksik na ang pinaka-tema nito, mga kapatid sa Panginoon, ay it's about judgment and salvation. At ang aklat na ito ay isinulat 700 to 680 before Christ, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, tingnan natin ang ilang mga bagay patungkol kay Isaiah, mga kapatid sa Diyos. About the so-called historical setting for the prophetic ministry of the prophet Isaiah, mga kapatid sa Diyos, na itong si propeta Isaiah ay anak po ito ni Amos, mga kapatid sa Panginoon. Nas ang Jerusalem sa panahon na iyon ay sa panahon ng paghahari ng apat na mga nagsilbing mga hari ng Juda. Isa na dito si Haring Hosea at gayon din si Haring Jotham, Haring Ahaz at si Haring Hezekiah, na kung saan ay sinasabi naman doon sa pinakapangunahin na chapter at unang verse siguro ng unang chapter nitong aklat na ito mismo. Ngayon, mula sa panahon ni Haring Hosea, na kung saan ay namatay, ayon sa sinasabi ng biblical writings ay about 740 BC, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At gayon din kay Haring Hezekiah na namatay naman about 687 BC. Na kung saan ang ministeryong ginampanan ni Isaiah bilang isang propeta ng Diyos na lumawig, mga kapatid sa Panginoon Diyos, ayon sa kasaysayan ay more than half century ng kasaysayan ng Juda, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, ayon sa tradisyon ng Hebreo, ay binabanggit, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan itong si propetang Isaiah was indeed martyred by being sawn into by Hezekiah's wicked son and successor to the throne King Manasseh about 600 BC, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, the prophet Isaiah, apparently siya ay mula sa isang maimpluensyang upper class sa family sa Jerusalem mismo. He was indeed educated.
Gayon din na taglay niya ang mga gifts. Bilang isang propeta at gayon din na bilang isang poet. Mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Ngayon ang kanyang naging buhay at papel dito mga kapatid sa Diyos na kung saan ay sinasabi ng kasaysayan that the prophet Isaiah was acquainted with royalty sa panahon na yon. At gayon din siya bilang isang propeta ng Diyos ay nakapagbibigay siya ng mga propetikong na gabay, pagpapayo sa mga hari na nangaghari sa kanilang kapanahunan iyon, lalo na patungkol sa mga usapin na foreign affairs ng Juda mismo nung panahon na iyon. Kaya nga ho, itong si Propeta Isaiah na kung saan ay kinikilala as the most literary and influential among of writing prophets, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, itong sa Isaiah ay meron ding asawa na gifted din as a prophetess, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at nagkaroon sila ng dalawang anak na kung saan ang mga pangalan ng kanilang mga anak ay naglalaman, mga kapatid sa Diyos, ng mga masimbolikong mensahe para sa bansa, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ngayon na ayon sa kasaysayan, may ilan din na nagsasaliksik tayo na itong si Propeta Isaiah ay ito po ay contemporary ni Propetang Hosea at Propetang Micah, mga kapatid sa Diyos. Kaya napakahalaga ang kanyang ginampanan tungkulin bilang isang prophet ng Diyos. Dahil he prophesied during the threatening expansion of the Assyrian Empire, ayon sa kasaysayan, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kung saan ay nangyari di umano ang pinaka-pinali na ang Israel ay bumagsak. Yes, yan ang panahon ng final collapse ng Israel at yan ang tinawag, mga kapatid sa Panginoon, the Northern Kingdom. At gayon din na kung saan ang espiritual at moral na masyadong bumaba. Sa hari naman ng Huda, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kung saan ang Huda sa panahon na iyon, ito naman yung the Southern Kingdom, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. The Northern Kingdom, the Israel, the Southern Kingdom, the Judah. Kaya dito, bilang isang propeta ng Diyos, ay nung panahon na yun ay winarningan ni propeta Isaiah ang haring Ahaz, mga kapatid sa Diyos, upang sa kanon ay hindi niya tignan ang Assyria
para sa tulong laban sa Israel at gayon din ang Syria, mga kapatid sa Diyos. Hindi lamang si Haring Ehas ang kanyang winarningan, pati na si Haring Hezekiah. Pagkatapos na ang Israel ay bumagsak, about 722 BC, ayon sa kasaysayan na ating pong nabasa. At ang kanyang warning ay upang hindi makipag-alyansa sa mga foreign nations laban sa Assyria. Kung kanya't dito ay nangaral, the prophet Isaiah exhorted both King Ahaz and King Hezekiah upang sa ganon ay ilagak ang kanilang pagtitiwala lamang sa Panginoon bilang kanilang seguridad. Well, yan ay masumpungan natin kapag binasa natin ang pinaka chapter 7 ng The Book of Isaiah, lalo na sa verses 3 to 7 at gayon din ng chapter 13 mula verse 1 hanggang verse 17, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, itong si Propeta Isaiah ay he indeed enjoyed the so much ang matatawag na greatest influence niya mismo sa panahon ng paghahari ni Haring Hezekiah. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, so many informative documents as being recorded in the biblical writings natin po sana na kung saan ay ibulalas sa inyo. But we cannot do it because of the limited time. Mag-aabutin tayo ng maghang ng gabi at maging hanggang bukas. Lalo na kung pag-aaralan natin understanding the Old Testament, particular on this the book of the prophet. Lalo na kay Isaiah. Mahalaga din na ating pong matunghayan nitong sinasabi ng bagandang balita, Biblia Salin. Iramin po natin na some, introductory thoughts, mga kapatid sa Panginoon, about the book of Isaiah, na ganito ang sinasabi at ating pong hihiramin. At kinukot na dinangkot po natin. Ganito ang pagkakasabi, pinanganlan itong aklat ni Isaiah dahil sa dakilang propeta sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo before Christ. Ang aklat ay nahahati sa tatlo. Kabanatang 1 hanggang 39, sumasakop sa panahon ng Huda ay pinagbabantaan ng Assyria. Nakita ni Isaiah na hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Huda, kundi ang kasalanan at pagsuway at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamagitan ng maririing pangungusap at pagkilos ng propeta, ang bayan ay tinatawagang mamuhay ng may katwiran at katarungan. Binabalaan sila na ang di pagtalima sa Diyos ay tiyak
na maghahatid ng sa kapahamakan at paggawasak. Inulaan din ni Isaiah ang pag-iral ng pandaigdigan na kapayapaan at ang pagparito ng isang magiging huwarang hari buhat sa lipi ni David. Iyan nga ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo na Mesiyas. Sa kabanatang 40 hanggang 55, nagsasaad tungkol sa panahon ng pagkakatapo ng maraming taga-Huda. Halos mawalan sila ng pag-asa sa pagkakatira nila sa Babylonia. Ipinahayag ng propeta na sila'y palalayain ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Ang isang katangitanging paksa ng bahaging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang panukala para sa kanyang bayan. Sa pamagitan nila ay lalasap ng mga paggapala ang lahat ng bansa. Kabilang sa pinakabantog na mga talata sa matandang tipa ng mga bahaging nagsasaad tungkol sa lingkod ng Panginoon. At mula naman sa kabanatang 56 hanggang 66, ang malaking bahagi nito ay tungkol sa mga nakabalik sa Jerusalem na nangangailangan ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad dito ang pag-iral ng katwiran at katarungan at ang paggunita sa araw ng pamamahinga, paghahandog at pananalangin. Ang katangi-tanging talata sa Kabanatang 61, talatang 1-2 ay ginamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Angkot. Yes, yung chapter 61 verses 1 and 2, ito yung mga talata na kung saan ay napaka-importante sa akin, mga kapatid sa Panginoong Diyos, sapagkat yan mismo ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Diba yan ay nagagamit lagi sa pagsesermon? Nang binabanggit dyan ay pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugon niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ni Yahweh, yaong mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway, ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila. Di ba, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Ngayon, balikan natin yung pinakasusing talata natin, mga kapatid, sa Panginoon. Maliit man lipi, iyang inyong angkay magiging dakila, gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Ngayon, kung tignan natin ang mapa ng buong mundong ito, tunay nga naman,
na ang bansang Israel ay maliit lamang na bansa kung ikumpara sa mga kontinente ng Afrika at gayon din kung ikumpara sa bansang China, bansang Russia at sa iba pang malalaking bansa katulad ng Australia. Maliit silang lipi, maliit na bansa. Maliit na angkan, pero sila'y tinawag, pinili ng Diyos na kanyang bayan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, simula ng paunang kasaysayan ng bayang pinili ng Diyos, magpahanggang sa ngayon, napakarami silang pinagdaanan na naging banta. Napakarami silang pinagdaanan na hamon. Napakarami silang pinagdaanan na kung saan kasama na dyan yung mga gera. Kasama na dyan na kung saan ay dumating din ang panahon, bumagsag sila. Dumating din ang panahon na sila'y tinapon sa Babilonya. Dumating ang panahon na kung saan ay nahati. Kaya nagkaroon ng Northern Kingdom at gayon din ng Southern Kingdom. So many historical records and tenets mga karaydon sa Panginoong Diyos that we can be able to read and reflect, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pero sa dami ng kanyang matitinding pinagdaanan ay kailanman ang bansa ng Diyos ay hindi po nalusaw. Patuloy na kung saan ay namamayagpag. Bagaman meron pa rin problema sa pagitan ng Israel at gayon din ng Palestine at gayon din ng mga karatig mga pop katulad ng mga nasa paligid. Well, sa bawat bansa ay hindi po nawawala ang anumang problema mga ka-ride-on sa Panginoon at katulad din natin. Sa bawat buhay natin, sa bawat pamilya na ating kinabibilangan, sa bawat komunidad na tayo ay kabahagi, at maging sa konteksto ng church ay laging may problema. Hindi nawawala ang mga problema. Siguro ang pinakamahirap na problema sa buhay ay kapag wala ka ng problema, wala na akong problema, wala na tayong problema. Dahil baga tayo na mismo ang problema. Kaya nga ho, sa mga magkakaibang mga inkwendro ng bayang pinili ng Diyos, maraming mga aral kinapulutan. Maraming mga challenges, marami na kung saan ay nakatutulong din. Dahil nga naman sa Diyos na siyang nagpalaya, pumili at gumabay sa kanila upang marating ang lupang ipinangako. At gayon din sa bawat kasaysayan nilang pinagdaanan. Bagaman may panahon na kung saan ay pinahihintulutan na rin ng Diyos upang sila'y makaranas ng mga problema, makaranas ng pananakop, makaranas na sila ay mabihag, makaranas
ng kahirapan na iba-ibang mga karanasan. Pero sa gitna ng mga ito ay hindi naman sila matitiis ng Panginoon. Gumagawa ang Diyos ng kaparaanan at isa na sa kanyang maraming mga kaparaanan na ginawa ay ang kanyang pagkakaloob ng mga prophets. Mga lingkod ng Diyos katulad ni Propeta Isaiah na siyang ating pinag-uusapan sa ngayon. Kaya nga ang pangako dito, mga kapatid sa Diyos, bagaman sila'y maliit, nalipi maliit na angkan, sila'y magiging dakila at gagawin ng Diyos upang sila ay maging malakas na bansa. At mangyayari sa takdang panahon pagkat itong si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. Kaya nga ho, ang bansang ito maliit man, pero sa larangan ng modern technology nangunguna, sa larangan ng military nangunguna, sa larangan ng kanilang pagiging creative, innovative ay hindi sila nabagiiwanan. Maliit silang bansa, pero pagdating sa mga digmaan ay kung ano man yung kanilang bilang at mas marami ang kanilang kalaban ay kanilang nahihigitan. Mga kapatid sa Diyos, ang bansang Pilipinas ay isang maliit din na bansa. Nakabahagi ng Indo-Pacific, nakabahagi ng Asia, na napalibutan ng dagat. Maliit na bansa, pero in terms of natural resources, napakayaman. In terms of population, napakayaman. In terms of knowledge and wisdom among people and among leaders, hindi naman na kung saan ay napag-iiwanan o nahihigitan. In terms of labor participation beyond the Philippines at gayon din sa iba-ibang mga bansa ay pinipili ang mga Pilipino na kung saan ay nagtatrabaho sa kanikalilang bansa. Maring merong kakaibang meron ng mga kababayan namin kung bakit nagugustuhan. Ang bansa natin ay napakarami na rin na pinagdaanan na pananakop ng mga banyag. Sinakop tayo ng Espanya, sinakop tayo ng Estados Unidos, sinakop tayo ng Hapon. Ano pa? At maraming klase ng pananakop even within the country itself. Maraming mga problema. Magpahanggang sa ngayon at yes, marami na kung saan ay nagpalit-palit na ng administration. At nitong unang araw ng darating na July ay panibagong administration na. Panglabing pitong presidente ng Pilipinas na mangunguna na kung saan ay pinairugan ng mahigit na
31 million na boto mula sa mamamayan na butante ng Pilipinas, na kung saan ay first time in the history ng ating bansa nangyari yan. A majority president at gayon din a majority voted upon na vice president, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ganun pa man ay marami pa rin na kung saan ay susuungin na mga banta at mga hamon bilang bansa at bilang mga bagong liderato sa bansang ito na ating pong kinabibilangan. Mga kapatid sa Diyos, napakahalaga na kung saan ay panghahawakan itong mga babala at mensahe na kasaad sa aklat ni Propeta Isaias and the new leadership from the top to the bottom and even among us all bilang kabahagi ng bansang ito to join together as a nation in prayer, to join together in one journey, to join together, mga kapatid sa Panginoong Diyos, so that this nation we belong will become great again. Not because of the knowledge and wisdom, ways and means, the plan of leaders, mga kapatid sa Panginoong Diyos, but indeed it's because of God, of His continuing divine intervention, His continuing divine guidance, divine provision, divine manifestation, and divine promises, guidelines, and standards of governance and living as a people of God, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Kaya nga ho, napakaganda na kung saan ay muling balikan ang kasaysayan ng pagkilos, ng pagtutubos, at gayon din ng pagpapalaya at ng pagpapadakila at pagpapalakas ng Diyos na ito. So that this nation will be great again. So that this nation will continue to be under the reign and sovereignty and kingdomship of God. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, that once again and again that all of us, leaders and mamamayan, Luzon, Visayas and Mindanao, different sectors in this society, to once again and again to hear the word of God, the exhortation of God, the message of God, a message of hope, a message of greatness, a message of justice and peace, a message of righteousness, a message of His sovereignty, godliness, holiness, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. And let that two-edged sword of the Word of God to prevail in our midst, to be instilled in our minds and hearts, especially those na pinagkalooban ng opportunity to lead the country in all levels and spectrum in the society. Hindi lamang yan upang sa ganon ay bawat balangkas, bawat plano at bawat daluyan
nitong magpapasimula na itutuloy ang anumang problema o anumang mga pangitain at magagandang plano para sa bansang Pilipinas na hindi makakalimutan to recognize God itself. God Himself, His Word, at gayon din ang bawat kanyang ipinaparating na mensahe at hamon, at gayon din nahayaan natin ang Diyos na nahayag sa tatlong persona at gayon din ang kanyang inspired words ang siyang patuloy na mapapakinggan at siya ang siyang kaakibat sa mga paggawa sa anumang makabubuti, makatutulong para sa pag-unlad at pagbuti ng bansang Pilipinas, mga kapatid, sa ating Panginoon. So that as a nation under the sovereignty of God, all of us will experience unang-una, the greatness of God, the faithfulness of God, the salvific acts of God, His bountiness, His humility, His passion and compassion and mercy, His love, His peace, His righteousness, holiness. Kaya nga ho, napakahalaga din yung sinasabi ni Jesus, Matthew 6:33. That as a nation and individual people and among our leaders, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As a nation, as a people of God, we have to seek first the kingdom of God. Not only His kingdom and even His righteousness. At kapag dagdagan natin, including His peace, His justice, and holiness, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. So that we may indeed experience that revelation of God's greatness for our nation to be great again. For every people in our nation to be great again, because we are being unified. We love each other. We care for each other. We have concern for each other. And we love so much our beloved and native land, the Philippines. Can we not allow God to work in us as a country? Can we not allow to each one of, God, to, of us so that this God of history will again work and show His miraculous, amazing works to happen in right time, that even a little one like the Philippines shall become a thousand. And small will become a strong nation among all nations. Yes, we claim the promise of the Lord that the Lord will hasten in His time, mga kapatid sa Panginoon, so that when the time is right for the Philippines and for each one of us, yes, the Lord will make it happen. Basta't magpatuloy na matapat at magpatuloy na kung saan ay nakapailalim sa paghahari ng Diyos na ito, makakamtan natin bilang isang bansa ang pagiging dakilan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, not for ourselves, but because of the greatness of God being shared to us, being manifested to us, and being embodied unto us.
And that, mga kapatid sa Panginoon, ay muli tayong gagawin na malakas na bansa, malakas na mga tao, malakas na mamamayan. At yan, mga kapatid sa Panginoon, ayon mismo sa verse na ito, na mangyayari sa takdang panahon, at yan ang panahon ng Panginoon. Sana nga ho, mga kapatid sa Diyos, sa bawat hinirang na maluluklok, hindi sila makakalimot na lumapit sa Diyos at magpasalamat. At gayon din na kung saan ay ipagkatiwala lahat sa Kanya, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Yes, indeed. God will make a way for the Philippines. God will make a way for us. God will make a way for Luzon, for Visayas and Mindanao. And even for other nations, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Sana anumang hamon na haharapin nitong darating na panibagong administration, mga kapatid sa Diyos, ay mahal. And as a church and as a people of God, as workers of the Lord and members belonging to the Universal Church of Jesus Christ, mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay magpatuloy na spiritual conduit ng ating Panginoon Diyos to become light of this world, to become salt of this world, to become ambassadors of the Lord, and to become, His little angels, His workers, to extend love, to extend peace, and to extend progress in the country from our smallest unit na kabilangan natin, bawat pamilya na kinabibilangan natin, at gayon din tayo bilang mga individual. Na magpatuloy tayo na kung saan ay tagabantay ng Panginoon, magsilbing tinig ng Diyos at magsilbing konsensya ng Diyos. Magsilbi tayong katulad ni Propeta Isaiah na kapag merong nangyayaring kamalian at hindi mabuti, nandoon na kung saan nakapagbibigay tayo ng warning, nakapagbibigay tayo ng message, nakapagbibigay tayo ng gabay. Kaya nga, ang bansa natin na maliit, mga kapatid sa ating Panginoon, na hindi kayang gawin na ito, ay maging malakas at maging dakila, at sa darating panahon, mga kapatid sa Panginoon, ay mangyayari. Kundi para sa akin ay kailangan po ng bawat isa. Kaya nga ho, sa lahat po ng hindi pinagkalooban na sila po ay magwagi, ay huwag na ninyong ipilit, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ay hahabulin niyo pa ang milyo-milyo. Wala tayong kinikilingan dito, mga kapatid sa Panginoon. Ang para sa akin lamang nga ay napakahalaga to move on. Pagkatapos ng halalan na ito. Gayon din na kung saan ay wala sana na kung saan ay mangyayari na mga kaguluhan. Bigyan natin ang pagkakataon na kung saan ay ipakita kung ano ang magagawa nitong mga pinagkatiwalaan ng mga butante, mga kapatid sa Diyos, alang-alang sa bansang Pilipinas, alang-alang sa bawat mamayan at alang-alang sa bawat tunguhin ng bansang ito. Maaring mayroong mga magagalit sa akin, bagaman na mayroong magsasabi na kung saan negatibo na mayroong kinikilan itong obispo na lito na ito, pero sa akin, mga kapatid sa Diyos, mula ng pasimula hanggang sa halalan, wala ako na kung saan ay sinasabi na kung ito ang iboto natin, ito ang suportahan natin. No! Wala tayong ginawang ganyan.
pero natapos ng hanana. Di ba nararapat lang na tayo po ay magpasimulan? In spite and despite of our individual differences, in spite and despite of what party we belong, kung ano man sino man ang ating sinuportahan. Alang-alang sa bansang Pilipinas, kaloob pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alang-alang sa ating bandila, mga kapatid sa Panginoon. Alang-alang sa ating panatang makabayan, alang-alang sa inaawit natin na lupang hinirang. Alang-alang sa ating Constitution, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Sino ba naman ang hindi nais na maging dakila muli ang bansa natin? Sino ba naman ang ayaw na maging malakas tayo ulit sa iba't ibang mga larangan? Sino ba naman ang ayaw na kung saan ay muli tayong pagpapalain ng Diyos? Well, God will make a way, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang sa akin, mga kapatid, sa Panginoon. Ilagak natin lahat sa ating Panginoon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay mo. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa atin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siya'y aking gabay. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain. He will do something new today. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay mo. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa atin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siya'y aking gabay. O aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na Ikaw ang aming gabay. Hindi lamang para sa individual sa amin, Panginoon, kundi lalo na sa aming bansang Pilipinas na kinabibilangan katatapos ang pambansang halalan. Naniniwala kami, O Diyos, na ang kadakilaan ng isang bansa, ang pagiging malakas, ang pagiging mapagpala ng isang bansa, Panginoon, ay pangunahin na nakasalalay sa iyo, sa iyong paggawa, at gayon din sa tamang panahon na kung saan na iyo pong mamarapatin. O aming Ama at aming Diyos,
Ikaw po ang siyang daan ng aming buhay, daan ng aming pamilya, daan ng aming komunidad, daan ng bansang Pilipinas, at gayon din ang bawat bansa at ang buong mundong ito, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na iparanas po ninyo ang inyong mga kamangha-mangha at mahiwagang paggilos at paggawa sa layunin, Panginoong Diyos, na nakaakibat sa iyo mismo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang karamay namin. Salamat, Panginoon, na ikaw ang siyang aming gabay, na ikaw ang siyang aming kalakasan, na ikaw, Panginoong Diyos, na pinanggagalingan ng daloy ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng katarungan, ng katwiran at kabanalan at katagumpayan, o aming Ama at aming Diyos. Yes, ang bansang ito, Panginoon, na inyo pong gabayan upang, Panginoon, ay maging maayos itong transition period ng pagpapalit ng liderato at administration, Panginoon. At kami naman, Panginoong Diyos, na Iglesia, mananampalataya at bawat mamamayan, Panginoon, different sectors in the society, different institutions, both government and non-government, o Ama at aming Diyos, ay aming pasinayaan, Panginoon, ng iyong kalooban, ng iyong naisin, Panginoon, ang siyang maganap at hindi po ang para sa amin, hindi po para sa ilan, kundi para sa lahat, Panginoong Diyos, sa ikabubuti, sa ikaunlad ng bansa at gayon din sa pagbabalik muli, Panginoon, ng bansa sa iyo. Pagpapasakop sa iyo at pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalaala. Sa tanging pangalan, Jesus, yan po ang aming paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, sa amen sa ating Panginoong Diyos at purihin natin ang Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon, hindi pa tayo magsisiris dito. Magsisiris tayo kapag, yes, ang gawain, Panginoon, ng bansa ito ay naroon na kung saan ay panimulain na ng panibagong administration, mga kapatid sa Panginoon. Pero sa ngayon, messages to prepare us as a country and as a people of God towards our new journey as a nation. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay atin pong batiin ang mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Reverend Nito Suarez Dobles, dyan sa bandang Inglewood, Ohio. Yes, ang pamilya ng Pastor Nito, yes. Kanyang destino na Pilam, ano? Ay meron din silang araw-araw na live streaming devotion ng kanilang pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Yes, gayon din si Ruben Tangonan Makatugal ng Apayaw, Cagayan. Pastor Rodrigo Elopre, kaming gawan, Junior ng Buling Brug, Illinois. At ang kapatid na Ibon na Lee ng Samat Isabela, Meme Huerta Diking, Pagador ng Ulutunga, Maya Cristobal Tarok ng Albany, New York, Ruli Gadjano ng San Mateo Isabela, J.R. Antonio ng Clayton, Nelly Gonzalez ng Malolo City, Bulacan, Deaconess Nelda Salenga
ng Bataan, ay may kabansa at gayon din ng Grace United Methodist Church. Huwami nga ba at aming Diyos, salamat po sa bawat buhay. Pati na ang bawat pamilya na kinabibilangan ng lahat, Panginoon, na natukoy. Ang mga pangapangalan kasama na ang church sa kani-kanilang birthday mismo sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, maging sa iba-ibang mga bansa at gayon din ang bawat isinilang na mga sanggol sa araw na ito. We join them all, O Lord Jesus Christ, in celebrating their joyous and momentous birthday today with our manifold greetings and prayers that more than 365 days per year to come unto each one of them, O Lord Jesus Christ, with your continuing guidance, protection, safetyness, with your continuing blessing, victory in all areas and concern of their lives, O Lord Jesus Christ, including the family they belong, their ministry, their leadership, their livelihood, their daily need, and even their health, O Lord Jesus. Pagpalain niyo sila at Panginoon sa lahat ng panahon, lalo ng mga sanggol na isinilang, upang sila'y lumaki na kaaya-aya at maging mabubuting mga mamamayang, at sa kalaunan ay sila'y mananampalataya din sa inyo. Makatapos sila ng pag-aaral at maganda, Panginoon, ng kanilang magiging kinabukasan sa mga darating na panahon. Yan po, Panginoong Diyos, ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at batiin po natin sila. Mabuhay ka na wat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos aman na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Oh, lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal, hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapang buhay mong angkin. Oh, lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng karam. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Oh, lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat.
Happy birthday po sa lahat at gayon din ang mga sanggol ni silang sa araw na ito. Palapakan na natin, itin natin ang kanilang mga pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Maraming ang mataming Diyos, maraming maraming salamat po sa panibagong araw na kaloob mo sa amin. Salamat sa inyong gabay sa nakalibas na araw at gayon din sa buong magdamag. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng kasapatan ng kapahingahan. At ngayon, Panginoon, ay gising na gising kami, Panginoon Diyos, na magkakasama. Humaharap sa iyo at gayon din sa buong maghapon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa panibagong kalakasan, panibagong buhay. Salamat sa hangin, sa araw, sa bawat pagkain. Salamat, Panginoon, sa lahat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat inyong kinakasangkapan. Katulad, Panginoon, ng mga kapatid na ito na kabahagi ng gawain na ito na nagiginig, nagigipanalangin at nagigiawit sa iyo, O Diyos. You know their current situation, O Lord, that Jesus Christ be with them always. With your continuing presence, inspiration, empowerment, and even as you provide their daily lead, O Lord, that Jesus Christ, and even for good health and wellness and victory to whatever they desire, O Lord, that Jesus Christ to accomplish today and beyond. Huwaming ama taming Diyos, salamat po sa Iglesia na inyong kinakasangkapan, mga manggagawa at gayon din ang mga leader like ko, mga kaanib, anumang denominasyon, Panginoon, na kung saan ay kinakasangkapan niyo sa araw-araw sa mga live streaming, sa mga regular na mga gawain, ministries and missions, evangelism, outreaches, projects, whatsoever, O Lord, that Jesus Christ, including Sunday worship services, prayer meetings, Bible study, sessions, and so on and so forth. Pagpalain mo lahat, Panginoon, and even all institution within the bounds of the government and in the private world, not only the Philippines, but in every nation throughout the whole world, O Lord, that Jesus Christ, especially those who are indeed working as frontliners, O Lord Jesus, in different capacities and avenue of opportunities, O Lord Jesus Christ, to serve the country, to serve the people, to extend life, extend the time, effort, blessing, and so on. May you continue to bless each one, O Lord, that Jesus Christ. Even their daily work, their health, and the strength that they need, the blessing that they need, and even to bless every day the family they belong. And their aspirations to come true, O Lord, that Jesus Christ. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Sa tanging pangalan ng Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Meron pong pinabot na kung saan ay update. Mrs. Justina Tangunan Pelayo Camota. Pass away na po pala, Tito. Somebody informed me po yesterday, yata po. Yes, the other day. April 20 po yata. Isang araw lang daw po yata ay binurol. Tapos inilibing na po. Ang nag-iisang apo lang daw po yata. Ang nagasikaso, di daw po inasikaso ni Kuya Boya. Well, ito po ay kamag-anak na din somewhere dyan sa bandang, yes, Cabanatuan City, Nueva Ecija, or somewhere in, yes, Nueva Ecija. Dahil ang mga iba ng mga tanggunan, yes, Camota ay nasa ibang bansa. Pero kilala ko ito at nakapunta na ako sa kanilang bahay, sa kanilang building at gayon din kilala ko ang ilang mga kapatid. Yes, katulad ng yumaong, yes, naging judge
Marcelina Yastangunan. Ampliyado yung naging asawa niya, yes. Na isang judge team. Yes, sa Lord at Jesus Christ, kami po ay nagigisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng Tanggonan Pelayo Kamotang, O Lord. Ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanilang lahat ang iyong mairugin at mapagmahal na kaaliwan. Ang iba yung kalakasan na kailangan nila mula sa iyong mga salita at gayon din sa presence at kapangyarihan at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. The hope that they need, O Lord, that Jesus Christ for them to embrace and for them to be enlightened and even to claim and declare that life, the ending of this life on earth is not the end of everything but the beginning of a new life in the Lord Jesus Christ. For there is indeed the resurrection and everlasting life in the Lord Jesus. Kau din po, Panginoon, ang siyang katugunan sa kanilang mga pangailangan, Panginoon Diyos. Sa iyo, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa iyong kamay ang kapatid na Ustina Tanggonan Pelayo Kamota. Sa iyong pangangalaga at paghahari dyan sa iyong kaharian. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat po na magsabi ng Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Biray niyo na kung saan ay libing, buro libing ay iisa lamang ang nandun at namatay pagkatapos ay sumunod ay libing na. Marami pong nakaranas ng ganito sa panahon po ng pandemic. Salamat na lang at merong katotohanan na pangako ang Panginoon na ang kamatayang pisikal ay hindi po nagtatapos sa ganitong kalalagayan sapagkat sa kabila nito ang panimula ng pagabuhay na maguli at buhay na walang hanggang sa banal na piling ng ating Panginoong Diyos. Huwaming ama at aming Panginoon, patuloy po Diyos na kung saan nilalapit po namin sa inyo lahat po ng nasa estado ng karamdaman, Panginoon. Ano mang klase ng karamdaman, O Diyos, kasama na ang mga total cases ng pandemic, mga sakit na mga cancer, mga mauoperahan at gayon din mga ubo, sipon, diabetes at mga iba pa. Patungkol sa kidney, sa lungs, o ano pa man, O Diyos. Na lahat sila, Panginoon, ay aming nilalapit sa inyo, kilala man namin o hindi. Dahil alam namin, Panginoon, that you are our great shepherd, great healer, great provider, and so great is your faithfulness, love, and concern. Not only to all of them, but even to all of us, O Lord God Jesus Christ. Katulad po, Panginoon, ng mga araw-araw po na amin pong idinudulog sa inyo sa panalangin. Yes, ang kapatid na Nelda, Digonis Nelda Saleng, nang bataan na naman ang kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan at pangatawan. Gayon din ng Tita Digonis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City na nangangailangan din ng healing, good health and wellness at provision. Brother Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan na nangangailangan din ng kalakasan at kagalingan. Maricel Gadi Tantengko ng Hermosa, Bataan at gayon din kung meron pang iba na kabahagi ng kanilang pamilya na merong
mga karamdaman, katulad ng asthma attack ng kapatid ng Marizel. Mary Jane Nasonyo na asawa ng aming kamagagawang Reverenda Gregorio Sonyo ng Sablayan, Occidental Mindoro, na meron pong pinagdadaanan na chronic kidney disease. Nanay Sophia Mercado at Nanay Rebelina Makatunggal ng Bataan na nangangailangan din ng recovery at healing. Billy Ripalda ng San Mateo Isabela na diabetic. Namag-normalize ang kanyang sugar level. Beth Gallebo ng Kawayan City Isabela sa kanyang rheumatic heart disease. Ian David Ranska na nasa Dubai sa isang pag-abutan na comatose pa rin, Panginoon. Emilita Barcela na nasa stage 4 kidney failure. Diyan sa bandang dinalupihan na Bataan, Andy Dabo na na-stroke. Diyan din sa bandang dinalupihan, Bataan. Connie Bulgado na magpahanggang sa ngayon ay wala pang pagamutan o mga doktor na gaganap ng operation. Marapatin niyo, Panginoon, sa padaling panahon ay mangyari na po ito. Ani Angkahas Rocafort na diabetic. Pastor Oliver Uchiya ng Bible Baptist Church, Cebu City. Sa kanyang pinagdadaanan po na prostate at prostate problem at heart enlargement. Sherman Baldwin for the normalization ng kanyang blood sugar. Demetria Ebuesa na merong breast cancer stage sa 3B. Jane Lumacan na merong heart disease for mitral valve replacement. Renilio Langit Guyano na diabetic. Mag-normalize yung Panginoon, nakalagay po ng kanyang sugar level. Kapatid na Anna Baro, para patuloy, Panginoon, na magimayos ang level ng kanyang sugar. At gayon din, Panginoon, upang matuloy na ang kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. David Perry, na diabetic din, bleeding of eyes, skin irritation. Nori Bibat ng Cebu sa kanyang problema sa puso. Virginia Enriquez, bagaman siya ay healed na, mula sa kanyang pagka-mildly stroke na wala naman ang kanyang memory. Marapati niyo, Panginoon, na may panumbalik, O Diyos. Iyas Huni Espiritu Domingo ng Qatar sa kanyang ulcerative colitis. Monching Cabrito Arulan ng London sa kalagayan po ng kanyang pancreas. Medi Tiambao ng Chicago, Illinois sa kanyang stage 1 cancer of right breast. At gayon din, Panginoon, sa kanyang mga pinagdadaanan ng mga radiations at ganyan sa kanyang mga tinetik na mga pills na nawa, Panginoon, ay hindi po magkaroon ng side effects. Gayon din, o Ama, taming Diyos, ang kapatid na Grace Ramos Jimenez, dyan din sa bandang Illinois. Nabagaman natapos ang kanyang operation, pero kailangan, Panginoon, ng kanyang continuing recovery and healing mula sa kanyang stage 1 left breast. Panginoon, yes, sa Lord Jesus, gayon din ang paglalakbay ng kapatid na Nanay Ninita Ramos sa araw mismo na ito, patungo sa Chicago, Illinois, upang, Panginoon, ay manirahan siya ng at least 6 na buwan doon hanggang November 12. Ang ipag-iingat, pagliligtas, Panginoon, ay marapatin po ninyo. Gayon din, o Ama, taming Diyos, ang kapatid na Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Balanga City, Bataan, para din sa kanyang kagalingan, recovery at restoration. Tita Corazon Navarro, Mary Navarro at Reynaldo Navarro ng City Balanga, Bataan, gayon din po, Panginoon, for healing, recovery and restoration.
Ang educator Florenda Roca Bernabinabua ng San Fabian, Pangasinan sa kanyang napagdaanan na stroke at bedridden. Gayon din, Panginoon, na magnormalize ang sugar level at maging matagumpay ang paparating na right eye operation upang matanggal ang katarak, Panginoon, ng kapatid na Pastora Leonora Dato ng City Balanga, Bataan. Marapatin niyo, O Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kalusugan at wala na sana, Panginoon, na sumasama na protina sa kanyang ihi ang kanyang apo na si Luis Andre Dato. Predi Bantay de Guzman ng Olongapo City, Zambales na nagdadialysis. Levi de Corigusalia ng Quezon Isabela patungkol naman sa kalagayan po ng kanyang kidney. Ang susunod pa na operasyon ng 4 na taong gulang na Samuel Graciano Zian Corpus Reyes ng Cabanatuan City and Nueva Ecija. Mirna Sanchez Raparandacanay ng Sydney, Australia sa kanyang severe diabetes, mild stroke at gayon din sa protina sa sumasama sa kanyang ihi. At gayon din, Panginoon, ang patuloy na kaaliwan para sa buong pamilya, Panginoon. Dulot ng pansamantalang pagpanaw, Panginoong Diyos, ng kanilang minamahal na kapatid, Richard Rapanana Sr. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Evangelist Jesus Annalisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, ukol sa kanyang brain tumor operation at maipanambalik, Panginoon, ang kanyang skull mismo sa kanyang ulo na matagumpay. Amelita Celestra, o Diyos ng Talim Island, binang on a result sa anumang kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan, Panginoong Diyos, for good health and wellness and normalization ng sugar level at gayon din ng blood pressure at ano pa man. Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak na nagdadialis, Panginoon, bulad dyan sa bandang Cardona Rizal. Mika Cruz sa Bagtas ng Limay, Bataan, patungkol sa kanyang brain metastasis, bagaman manageable ang kanyang pain, pero nangangailangan, Panginoon Diyos, ng patuloy na kagalingan mula sa inyo at gayon din ang provision. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Chona Paez na meron pong breast operation, Panginoon, na magaganap po bukas. Araw na ganyan sa matagumpay, aming Ama at aming Diyos. Lahat ng mga ito, Panginoon, na magkakaiba po ang kanilang mga pinagdadaan ng pangkalusugan at pangkatawan. Kasama, Panginoon, lahat po ng merong karamdaman, kilala naman namin o hindi, lahat ng nasa loob ng pagamutan, mga quarantine facilities, clinic at maging sa mga nasa banig ng karamdaman na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat dako ng buong mundong ito, Panginoong Diyos. Allow us, Lord, that Jesus, to claim and declare and agree, O Lord, that Jesus, that please release all of them. Through the divine intervention of your Holy Spirit, Lord, that Jesus, for all of them, for complete healing, recovery, yes, restoration, good health and wellness, even the spiritual and financial provisions. Bless its family they belong, their livelihood, their faith, their spiritual life. Marapatin niyo, Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sin imnida Marian ng Kabanatuan City, Nueva Ecija, tulungan niyong kapatid na ito, Panginoon, upang kanyang malutas ayon sa iyong gabay at manifestasyon sa kanya. Upang anumang problema meron siya, Panginoon, ay malutas at gayon din ang kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan.
ay makaramdam ng kapanatagan ng kagalingan Panginoong Diyos. Hindi lamang siya, kundi lahat po ng merong ganitong pinagdadaan ng Panginoon, the mighty name of Jesus Christ. Yes, i-bless mo silang lahat. Gayon din, Panginoon, lahat po ng nananalangin na sila, Panginoon, ay pagkalooban po ng blessing na kanilang magiging anak. Sa mga mag-asawa, katulad po ng kapatid na Lord Saint Miralles Sumayang at ang kanyang asawa si Adrian Sumayang ng Quezon City. Bless mo silang lahat, Panginoon, at biyayaan po ng anak na kanilang aalagaan, mamahalin, palalakihin, bibigyan ng magandang edukasyon at bibigyan, Panginoon, ng magandang buhay sa darating na bukas. Gayon din, O Ama at aming Diyos, sa lahat po ng mga manlalakbay at gayon din ng mga nagplaplano, Panginoon, ng mga ibang bansa at gayon din ng mga nais na makauwi sa Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kasama nila sa lahat po ng kanilang mga preparation at pangangailangan. Pag-iingat at pagliligtas, Panginoon Diyos, at pagpapatagumpay. Marapatin niyo, Ama, katulad po ng kapatid na Sheila Dato de Guzman, Panginoon, na nasa Jeddah, Saudi Arabia, upang marinyo na ang kanyang passport at makauwi na sa Pilipinas, at gayon din ang kapatid na Romel Bulgado, upang makakuha ng visa, makauwi sa Pilipinas, at gayon din ang mga iba. Gayon din, Panginoon, ang kanyang mahal na ina, Pastora Baby Bulgado, kagalingan kailangan niya at gayon din upang matanggal din ang katarak meron sa kanyang mata, O Diyos, marapatin ninyo, Panginoon. Kapayapaan, Panginoon, sa bansang Ukraine, sa hindi pa natatapos na invasion ng Russia, marapatin ninyo, Panginoon, na magwakas ng gera na ito. Upang masimulan, makapanumbalik, Panginoon, ang restoration ng bansa at gayon din ang mamamayan, Panginoon, magumilom ang mga sugat at gayon din, Panginoon, na makabangon sila muli, Panginoon Diyos. Hindi lamang sa lugar na yan, kundi lahat po ng bansa, ang buong sangkatauhan, ang buong mundong ito para sa kapayapaan, para, Panginoon, sa katwiran, kabanalan at ng iyong katarungan para sa pag-unlad at para makabangon muli, Panginoon Diyos, sa nakalipas at pangkasalukuyan na hagupit ng pandemic na ito, Panginoon. Yes, that the economy will again arise, O Lord Jesus Christ, livelihood for all. Yes, prosperity for all, blessings for all, O Lord Jesus Christ. At gayon din, Panginoon, ng aming patuloy na panalangin, O Diyos, upang sa ganun ay maging maayos itong hindi pa natatapos na bilangan, declaration at gayon din ng paghahanda ng pag-upo ng mga panibagong iluluklok at panibagong administration. Let your will be done. Your peace prevail. Yes, your way, O Lord, must be the way, O Lord, that Jesus. Huwaming Ama at aming Diyos, maraming salamat po. Be with us for the whole day. As we face another life, as we face another challenge, another responsibility that we ought to accomplish, O Lord Jesus, with victory. Be with us even for the whole night, sa buong magdamag, and prepare us for another day and beyond. We bring back all the praises and glory in the mighty name of Jesus. Yan pong aming panalangin with our continuing declaration and intercession. And even as we rededicate again ourselves unto Thee. And of course, our acknowledgement for all the neglection, iniquities that we have done unto You at gayon din sa bawat isa. Please continue to forgive us
to cleanse us at gawin niyo kami, Panginoon, nakarapat dapat sa lahat ng panahon. In Jesus' name, amen at amen. Sa Panginoon ngayon, tanggapin natin ang siksik-liglig lumaapaw na pagpapala ng Diyos Ama at gayon din ang pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, ang patuloy na pagkikipisan, tanglaw, paghahari ng banal na Espiritu sa mayo, sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ang abang lingkod ng Diyos ay nagpapaabot po ng pangumusta sa bawat isa inyo. Kumusta kayo mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya? Kumusta ang work? Kumusta ang ministry na ginagawa araw-araw? Well, salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, salamat po sa inyong pag-follow sa ating page, at sa inyong pag-share sa bawat episode ng Wide On na Ministry. Uminom muna tayo at mainit ang panahon at kailangan po natin ng laging pag-inom ng tubig, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Mainit po ang panahon na ito. Well, ang Radio Ministry patuloy pa na sinasabi araw-araw, God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Well, ating pong pasinayan, tignan, basahin ang inyo pong ipinabot na mga comments. Empilan ng Widen Ministry, kumusta na kapatid na Josie Rose Evangelista Saliben? God bless the whole family, palapakan natin dyan sa Babang Barya Oro. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Winaybody po ng puso at prayer. Thank you very much likewise. Kumusta ka na? Laging nakangiti, kapatid na Hilda Minay. Yes, kumusta ang buong pamilya? God bless Minay family. Ang kanyang comment ay amen. At ang kanyang emoji comment, panalangin by star, 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 star at sa ribo na iba nakasulat na blessing. Yes. Kumusta ka na kapatid na Maricel Soriano? Ah, nandi pala. Maricel Gadi at Tantenko ng bandang Hermosa Batanay. Mukhang artista kasi eh. Yes. Alaala ko tuloy si Maricel Soriano. Yes. Kumusta? Kumusta ang mother mo? Kumusta ang pamilya? Kumusta ang mga apo mo? Yes. Kumusta ang iyong tutorial hub? God bless Gadi Tantenko family. Ang kanyang comment, isang mapagpalang umaga po, Bishop. God bless your good heart. Salamat po sa prayers para sa amin. Thank you, Lord. You will be done. Your will be done. Ikaw po ang magpapala sa aming bansa. Mag-iingat sa lahat ng Pilipino. Binebuji ng prayer, prayer, prayer. Puso, puso, puso. Thank you very much. Isang mapagpalang umaga din sa inyo lahat dyan. God bless you all. Yes, we continue to pray for the Philippines. Gayon din mula sa ating kapatid na Aji ng Cebu City, Cebu at gayon din ng Hulwer Prince Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang kanyang tunay na pangalan na Imbarinita Pondon. God bless Pondon family and even your ministry and leadership medical work that you're doing every day. Palapakan natin ang kanyang comment. Blessed Thursday morning po sa lahat ng Widon Ministry at sa iyo, Bishop Litangonan. Ma'am Jean at Ibiyaya, God bless sa lahat. Binibigay ng talbos ng malunggay. Prayer, prayer. Bulaklak ng sunflower, gumamela, talbos ng malunggay. Prayer. At gayon din ng yan, sunflower. Palapakan natin. Hallelujah. Ang ating kapatid na hindi nawawala ng bulaklak at gayon din ng talbos ng malunggay at gayon din ng panalangin. Ang kanyang comment, yes. Thank you very much at blessed Thursday morning din, whole day, at gayon din sa gabi po rin ng Panginoon at ingat kayo lagi dyan. Gayon din ang kanyang added comment, shalom po, yes, shalom, kailangan po natin ng shalom. Gayon din ang kanyang added comment, shower of blessings sa lahat, salamat po na marami, purihin natin ang Panginoon. How are you, Brother Anhemias Orpiada ng Balabon City, Pere, Manila, purihin ang Panginoon, God bless Orpiada family. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po, Bishop, sa ating lahat. Thank you very much likewise.
Added comment mo lang sa kapatid na Joseph Sibaglis sa Salibin. Amen. We reward you po ng prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayun din. Ulang sa kapatid na pastoral, yun ang dato ng Sito Balanga, Bataan. Bulwark Prince Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless dato family and your ministry and leadership that you're doing every day. Ang comment, blessed and beautiful morning po. Salamat po. Nabuksan ko ang link nyo. Purihin natin ang Panginoon. And God bless you and beautiful morning din. Ingat kayo dyan. Purihin natin ang Panginoon. We acknowledge the presence of our kapatid na brother Every Step Every Nation, Brother Erner, Arcangel Felix, dyan sa pating USA. Yes, God bless Felix family. Purihin natin ang Panginoon. Ayun din ang kapatid na Nel Danunan dyan sa pating USA. God bless Nunan family. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, kayo din kapatid na Bella Dios Pinto. Yes, God bless Pinto family. Purihin natin ang Panginoon. At ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop. Lito Tangonan, Mama Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po. Nakasubaybay. God bless po your ministry at God bless us all po. We love you po ng prayer. Prayer, puso at merong maliit na bilog sa baba. At gayon din ng, yes, prayer. May star, 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 star. At meron nakasulat na blessed. Palapakan natin ng Panginoon. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. Purihin natin ang Panginoon at gayon din shout out. At salamat din sa presence ng kapatid na Rowena Santiago. Nakalimutan ko yung kanyang pilihan doon sa kanyang asawa. Beer ba yun? Yes. Nang Malabon City, Pero Manila. God bless the whole family. Palapakan natin. Gayon din nakalit sa natin ang presence ng kapatid na Reverenda Bonifacio Boni Gansit ng Presi Genetria City. Cavite at gayon din ng Ciudad de Lina Village, Methodist Church ng Crescent Martires City, Cavite. God bless you all. God bless the Gansit family and even your ministry leadership that you're doing every day. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din acknowledge natin ang presence ng ating kapatid na Alma Monteverhen de Leon ng Alungumbo City. God bless Monteverhen at de Leon family. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Gayun din ang added comment ng kapatid na Bel Dios Pinto. Amen. We have you po ng prayer, puso, yes. At gayun din ang emoji ng very creative, yes, emoji na nagpupuri sa Panginoon. At gayun din na tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Meron nakasulat na blessings. Hallelujah. And purihin natin ang Panginoon. Pinapasalamatan natin sa mga blessing natin na pinatanggap. At gayun din na kung saan ay meron mga darating na blessing mula sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din added comment mula sa kapatid na Pastor Leonardo Dato. Yes, mapagpalang umaga po sa ating lahat at Gina Lola Villanya. Thank you very much. Likewise, at gayun din added comment mula sa kapatid na Bella Dios Pinto. Amen po, Bishop Lee Tangonan. Palapakan natin ang Panginoon. Tugad din Lord with everything po ng prayer, puso. At gayun din mula sa kapatid na Joseph Sibanisa Soliben. Added comment, emoji po ng prayer. May star, star, star at gayon din ang star at meron din may nakasulat na blessed. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Yes. Eudora de la Cruz Mirales ng Samal, Bataan. God bless de la Cruz Mirales family. Yes. Kumusta ba yung ating pinapanalangin? Sila ho ba inaabundis na? Hindi ba? Purihin ang Panginoon at ang kanyang comment. A blessed Thursday po, Bishop, to your family and all karayd on ministry. Thank you very much likewise. Gayun din mula sa ating kapatid, how are you, my dear Rowena Rotacchio? Nice to meet you again in this live streaming. At, yes, kumusta ang buong pamilya? At kumusta ka dyan sa bandang, yes, are you from Quezon City, Pedro Manila? Yes, God bless Rotacchio family. Palapakan natin. Ang kanyang comment, amen po, yes, always amen sa ating Panginoon. Gayun din natin comment mula sa ating kapatid na Bel Dios Pinto. Amen, thank you Lord for everything. Whenever you put on prayer, puso, yes, prayer, puso at puso. Yes, palapakan natin ang Panginoon, hallelujah. Gayun din ang kanyang added comment.
Amen. Thank you po so much, Bishop. Lito tanggunan sa words of God. God bless you po and your family. Thank you very much. So God be the glory. We have you po ng prayer puso. Yes, at gayon din na kanyang added comment. God will make a way. Yes. Shout out naman natin si Don Mowen. Yes. Saan ka man naroon ngayon, Don Mowen. Salamat sa awit mo na God will make a way. Yes. Pwede na pa rin with Ebuji. Ng prayer puso at gayon din ng prayer star at blessed assurance. Gayon din added comment mo na sa ating kapatid na God make a way when there's no way. Yung imposible maging posible. Yes, kay Lord. Thank you Lord. Miracle healing sa lahat ng nagkakasakit. In Jesus name, amen po. Everybody will say, I agree. Amen. Inebudyo po ng prayer talbos ng Malunggay. Purihin natin ang Panginoon at salamat pala sa sermon mo kagabi sa Whole World Prince Prayer Brigade laban sa COVID-19. Salamat din sa pangunguna mo sa panalangin at gayon din ang iyong always available to take over kapag nagkakaroon po ng technical problem. Yes, purihin natin Panginoon at yes, pinapanalangin ko nga naman na naway ikaw gawin ng Panginoon na missionary. Yes, sabagay yung ginagawa mo ngayon sa ngayon na you are a missionary of the Lord. You are a worker of the Lord in different angle of leadership and ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Hallelujah, at ipagpatuloy mo yan. Yes. Gayon din mula sa kapatid na Bel Diaz Pinto, added comment, amen, with two ebidyan ng prayer at puso. Palapakan natin ng Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Diyos Rosa Vivalisa Saliben, added comment, amen at amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Winebid you po ng prayer, puso prayer. To God be the glory. Welcome. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Aji. Sorry Lord sa lahat ng aking mga kasalanan. In words and in deeds, done or undone, have mercy on me. And hear our prayer. Amen. Winebid you po ng prayer. Bulaklak ng sunflower, gumamayal at gayon din tambos ng Malunggay. Yes! Hindi po man na sinasabi, yes, ikaw ay yes, pinatawad na ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Gayon din mula sa kapatid ng Melita Celeste ng Talim Island, Binang Rizal. Kumusta si Pastor James Celeste? God bless Celeste family and the ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah! Ang kanyang comment, magandang buhay, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Bayang, ganun dun po sa lahat ng nanood at nakikinig ng Wadon Ministry. Kumusta kayo nang matapos ang buduhan, mga kapatid sa Panginoong Diyos, at God bless you all. We have you po ng prayer, simbolo ng peace, prayer, peace, at gayon din ng puso na magkakaibang kulay. Thank you very much. Magandang buhay din at God bless you all at salamat po sa pangumusta. Purihin natin ang Panginoon at nakabuto tayo lahat. Yes, meron pang tinta dito at purihin natin ang ating Panginoon. Yes, kayo din ang kanyang added comment. Yes, emoji ng prayer. May star at blessed. Palakpakan natin ang Panginoon. At gayon din kung saan ay blessings, hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji pan na isang dilag na kung saan nakaganon, malaking mukha, pero yan ay gumaganon yan. At ang ibig sahihin para sa akin yan ay blessed. Puri ng Panginoon. At gayon din ang kanyang added emoji. Yes, magandang dilag, kulay pink ang kanyang buhok. At gayon din na kung saan nakahawak po ng malaking puso at maraming puso na kung saan dumadaloy, alapakan natin. Hallelujah. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Pebe Ulermo Juanes ng Marilao, Bulacan. God bless Juanes family at gayon din ng Ulermo family dyan sa bandang Bagong Baryo. Yes, Barangay Bagong Baryo ng Caloocan City, Pero Manila. Puri ang Panginoon, kanyang comment. Good morning po, Bishop. God bless po. Thank you very much. Likewise, gayon din, added comment mo na sa kapatid na Aji, praying for David Perry for total healing.
touch His eyes, Lord, restore His sight to see the beauty of Your creation. And over all His physical body, I pray for miracle healing, Lord. In Jesus' name, amen. Everybody will say, amen. In Jesus' name, I agree. Yes, binibigyan ng prayer. Yes, shout out sa ating kapatid na David Perry. Puri na ito magandang at gayon din. Una sa ating kapatid na Pasolino Adato added comment. Bisya, pakisama po sa prayer ang Whole World Friendship Prayer Brigade. Kasi lagi pong may aberya tuwing darating ng 7 ng gabi. Pero pagkatapos po ng ilang minuto doon po pumapasok ang mga video ng leader. Yes. Alam niyo, yun po ay talaga nangyayari yan sa mga live. At madalas ko rin akong saan ay naranasan niya. Kaya minsan ay 30 minutes na hindi pa okay. 15 minutes na ang nakalipas, di pa okay. Meron yung panahon akong saan talagang hindi okay. At tuloy lang at purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we indeed continue to pray for the Whole World Friendship Prayer Brigade Ministry as being done every 7 o'clock in the evening through the leadership of Sister Jim Marina Tapundon and Pasolino Dato. Yes, Lord Jesus, may we continue to pray, O Lord, for Your divine intervention in every episode of this live streaming, O Lord, that Jesus Christ to bless, to guide, and even to prepare the way of every episode, O Lord, Jesus Christ, and to ultimately remove, O Lord, Jesus Christ, whatever circumstance, O Lord, Jesus Christ, hindering the start, and even whatever, na nangyayari, Panginoon Diyos, live streaming na ito, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na inyo pong pakapusbusin at gabayan, Panginoon, sa araw-araw. Kung paano, Panginoon, sa simula ng gawain na ito, Panginoon Diyos, na ito ay naitalaga bilang isang ministeryo, Panginoon, para sa iyong kapurihan at para sa panalanginan araw-araw at gayon din para ang mga salita, Panginoon, ng Ebanghelyo mula sa iyo, Panginoong Diyos, ay maibulala sa madla, O Diyos. Marabatin mo, Panginoon, na magpatuloy ito and even to bless its resource person, Panginoon, na nagpapaabot ng mensahe at nanungunguna sa panalangin at gayon din sa lahat po ng ipinapanalangin, Panginoon, na nasa iba't ibang kalalagayan po ng kanilang mga buhay. Yes, patuloy, Panginoon, na matagumpay na kasangkapanin niyo ang gawain na ito sa tanging pangalan ni Jesu Cristo. Yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng amen sa Panginoon at shout out sa kabuuan ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 at lahat po ng mga nangasiwa at lahat ng mga speakers at nananalangin. Hallelujah! At maging ang mga viewers nito at gayon din lahat po ng iba pang mga merong ministeryo na live streaming, mga kapatid sa Panginoon, mula sa mga individual na mga workers, mga churches, pagpalain lahat ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Gayon din mo lang sa kapatid na Pastor Baby Bulgado ng Camarin, Sita Bulawan City, Metro Manila. Kumusta ka? God bless Bulgado family and even your ministry that you're giving every day. Hallelujah. Ang kanyang comment, blessed morning to all, ride on ministry, tanghali na bumangon. Yes, we have you po ng prayer, puso-puso. Thank you very much, blessed morning din. At okay lang yan, at kailangan natin ng sapat na pagtulog. Purihin natin ang Panginoon, mahirap po yung hindi natin makabangon, at hindi natin magising, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta ba ang panaginip mo kagabi? Hallelujah, praise the Lord, yes. At kayo din mo lang sa ating kapatid na Olivia P. Bueno, kumusta na po kayo? Kumusta ang pamilya? At kumusta kayo dyan? Ng Agoho, Kabanggan, Zambales? Kumusta ang Agoho United Methodist Church? Kumusta si Pastor Bento? At gayon din ang kanyang girlfriend? At gayon din ang mga members yan? Palapakan natin, God bless Bueno family! Purihin natin ang kanyang comment, God bless Bishop, thank you very much!
Likewise, gayon din natin kami po sa kapatid na Pastor Baby Bulgado. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din natin kami po sa kapatid na Aji, praying for us, Sherman Baldwin and Ann Navarro, to normalize their blood sugar in Jesus' name. Everybody will say, Amen. I agree. Hallelujah. Shout out sa ating kapatid na Sherwin Badwin. At gayon din kay Ann Navarro. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din i-recognize natin ang presence sa kapatid na Tita Corazon Navarro ng Situbalang Kabataan. God bless Navarro family. Palapakan natin. Hallelujah. At gayon din ang ating kapatid na Bernardo de la Cruz ng Talaga Batangas. God bless sa de la Cruz family. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din naman sa ating kapatid na Pastor Baby Bulgado, added comment, God bless po. Thank you very much. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Kapatid na Melita Celestina, added comment, pray po, amen. We remedy ng prayer, puso, at peace. Yes, praise the Lord. At gayun din ang added emoji comment ng ating kapatid na Pastor Baby Bulgado, yes, puso, kulay pink. Na meron nakasulat na amen at gayun din na exclamation point, star, palapakan natin ang Panginoon. Yes. At gayun din kaya pati na Bilita Sestram, meron din akong ganyang emoji ng puso at may amen, may stars, puri ng Panginoon. Gayun din na kanyang emoji na panalangin, may star, at gayun din na sa ribbon, may blessing. At gayun din ang kanyang emoji, yes, manatili tayo na maagila ng Panginoon, yes, meron tatlong stars, at gayun din victory, yes, in the Lord of Jesus. Gayun din ang kanyang added comment, na kanyang ibinibigay ang kanyang rosas na kulay red. Maraming salamat po at patuloy po kayo ng pagkalooban ng kulay red na rosas. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din, mula sa kapatid na Dikunis, Ruth Tomikos, mayong adlaw sa tanang dagang salamat dyan sa bandang Magoong United Methodist Church, bayan ng Lamo, Lalao del Norte, Mindanao. God bless you all. God bless Tomikos family and the ministry and leadership that you're doing every day in the church and society. Kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito, please greet happy birthday to Jessa May Grabino, Charito Grabino, Pastor Rodrigo Kamingawan, and Angeline Ilaya Magat, maraming salamat po. Thank you very much. Welcome at blessed morning din sa inyo lahat dyan. We remind you ng prayer. O aming ama at aming Diyos, kami po ay nagigisa sa napakahalaga na birthday ng mga kapatid na ito na tinutukoy. Nangangapatid na Dikunis Ruth Tomikos. Yes, patuloy Panginoon na pagbalay mga kapatid na Jessa May Grabino at gayon din ang kapatid na Charito Grabino at magiging kapatid na Pastor Rodrigo Kamingaman at kapatid na Angeline Ilaya Magat, Panginoon Diyos. Marami pa Panginoon nagdarating na 365 days per year sa bawat buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon, na Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na nagpapatagumpay sa kanila sa iba't ibang mga larangan. Gayon din, Panginoon, na Ikaw ang siyang nagbibigay ng kaluguran, ng kagalakan, ng kapanatagan, at gayon din ng katagumpayan, at gayon din ng ayos, na kalusugan, at pangangatawan. At Ikaw, Panginoon, ang magpatagumpay din sa ministeryo ng pastor at ng kanyang leadership, at gayon din, Panginoon, ng mga hanap buhay ng mga anak mong ito, Panginoon, Diyos, ng natutugunan sa araw-araw, mapagpala, pati pamilya na kanilang kinabibilangan, at gayon din ang kanilang mga desire at aspiration, Panginoon, ay makapangyayari, Panginoon Diyos, because of you na nasa sa kanila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at awitan po natin ang mga kapatid na ito. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Jessa May Grabino, Charito Grabino, Pastor Rodrigo Kamingawan at kapatid Angeline Ilaya Magat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan natin ang mga kapatid na ito na birthday na sa araw na ito. I-check naman natin ang kanilang mga pamilyang pinabibilang. Ulihin natin ang Panginoon at gayon din added comment mula sa ating kapatid na Pastor Leonardo Dato. Salamat po Bishop kasi dami na po nag-chat. Bakit lampas daw yung leader?
I believe po this ministry is so powerful, kanya medyo nanggugulo ang defeated one. Glory to God po. Yes, glory to God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At habang merong mga nangyayaring ganyan ay patuloy lamang. Yes. Sapagkat ang sino man na nais po na magtagumpay, katulad ng mga ministeryo, ay nagpapatuloy tayo at hindi tayo pagagapi sa anumang mga bagay-bagay na kung saan ay maaring hadlangan ang gawain ng Panginoon. Yes, tuloy lang mga kapatid sa ating Panginoon. Yes, mga kapatid sa Panginoon, ay, para sa akin, yes, the best example para sa akin mismo, mga kapatid sa Panginoon, ay kung ako po ay nagpatalo sa mga bagay-bagay na kung saan ay nagsisilbing mga hadlang. Nagsisilbing para bagang nagbibigay ng pahina. Ibaga wala na ako sa live na ito. Pero dahil na kung saan ay tinuturing ko na ang wide on the ministry ay ministeryo na kaloob ng Diyos at nais ng Diyos at may mga layunin ng Diyos, kinakailangan na ito ay magpatuloy. Kahit na ang Diablo ay gaganyan sa harapan, magaganyan na hindi tayo patatalo. Tuloy lang ang laban, tuloy lang ang ministeryo, tuloy lang ang gawain, basta ang Panginoon nakatutok. Basta ang Panginoon ang siyang nawawalhati. Basta ang Panginoon ang siyang pinaguhugutan ng latin ng lakas ng katagumpayan at gayon din ang patuloy na gawain sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise God. Alam ninyo, yes, may mga pagkakataon na kung saan ay iniisip ko rin na tigil ko na kahedo at napakaraming mga pagpupuyat, napakaraming mga pagsusulat. Kung pakikita ko sa inyo ang mga nasulatan ko na ganito, ito matatapos na naman ito. Ano po? May mga ganyan na nakalapad na kung saan ay mga notebooks na pinagsusulatan ng mga binabasa, ng mga reflection, at gayon din ng mga awitin. Ano ang awitin ko bukas? Ano naman sa mong bukas? Ano naman ang gagawin ito? Ay hirap. Napakaraming mga pagpupuyat. Napakarami na kung saan ay discouragement. Napakarami na kung saan ay muntik na panghinaan ka ng loob at gayon din na kung saan ay para bang magdidesisyon ka na kung saan ay titigil mo na. Hindi na. Pero abang meron tayong ganong pakiramdam na naranasan na nandun naman si Lord, ang kanyang banal na espiritu na nagpupus sa atin. Ano-ano ang iyong iniisip, kung ano-ano ang iyong nararamdaman, tuloy ka lang. Pag tinigil mo yan ay bahala ka kung titigil mo yan. Diba? Kapag gawain ng Panginoon, kapag pinagkatiwala ng Panginoon, magpapatuloy yan. Maniwala kayo mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya dito sa gawain na ito, hindi ko na iniisip kung merong makikinig, kung merong mararating ito, kung merong makikibahagi sa gawain. Basta araw-araw, yes, nagkikipag-ugnayan tayo sa Diyos sa kanyang mga salita na nanalangin tayo sa ating Panginoon. Kahit na hindi natin ma-please ang lahat, basta para sa Panginoon, tuloy ang buhay ng paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Ayun din ang ating added comment, kapatid na pasulinad nato. Salamat, Bishop. Welcome. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na ipong pinarating. Puri ng Panginoon. Gayun din maraming salamat at sa lahat po ng mga pagko-comment. Pagkatapos nito at gayun din sa mga manonood, makikipanalangin pagkatapos nito sa man makakarating ang gawain na ito. Di ko man alam, may alam ko ay kumikilos ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, saan man makaabot, ay sana merong mga kaluluwa na maabot. Madala sa paanan ng ating Panginoon, merong mga ma-inspire, merong mapalakas, at merong na kung saan ay magpanibagong lakas at manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord.
Puri ng Panginoon ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantala na papalang po sa body sa ating mula episode 789 tungo sa mga ipang episode natin mga harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga. Samantala, araw po ng Linggo, alas 6 ng gabi. Yes, maraming salamat ang Lord Jesus at gayon din ang Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona, ang mga angels ng Panginoon, ang buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Panginoong Diyos, kingdom favor sa bawat isa sa ating kingdom peace, sa bawat isa sa ating kingdom blessing, sa bawat isa sa ating yes, kingdom victory sa bawat isa sa ating kingdom shalom, sa bawat isa sa ating mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, and may we enjoy the whole day. Sa anumang gawain natin, may we enjoy also the blessing na inihanda sa pagkainan. At gayon magkaroon tayo ng maaliwalas na pagtulog sa buong magdamag at magising tayo ng maluwalhati, may malakas na pangatawan, ligtas at handang humarap sa panibagong buhay sa darating na panibagong araw para sa bawat isa sa atin. Babay po sa body sa atin at sa muling pagkikita.